Hi guys! Welcome back to another vlog. So yan, papunta tayo sa pagpagawaan ng seat of hole. So yan, papakita ko lang yung before and after para makita yung difference. So ito yung before, yun sa passenger side, driver passenger side. Nag-feed, tsaka nagbabakbak na siya. Dahil sa katagalan. Ayan, dito sa likod, medyo faded na dito. Yung iba, hindi masyado halata eh. Ayan. Hindi siya even i-distributed. Busan natin yung ilaw para mas makita. Ayan. Hindi siya masyadong kita. Pero yun, para mas maayos lang tignan, ito naman si driver, halatang gamit na gamit. Ayan. Tapos, yung sa... Oh dear. Ano pala, nakabukas to. Ayan. May pinakalikod. Baba lang natin. Ayan. Hindi siya masyadong parang sirang-sira. Pero may signs na rin of usage. So yan. Yan yung before and after natin. So, mag-isa kong pupunta ngayon sa may kakabitan. Update ko na lang kayo pag nandun ako. So, andito na tayo sa main branch ng New Wine Skin. So, yan. May waiting area sila. Thankfully, naka-aircon naman. Kaya hindi ako pagpapawisan. So, pakita natin. Ayan. So, madami daw silang installers. So, saglit lang magagawin yan. Mga isang oras lang siguro. Or, hindi ko alam kung gano'ng kabilis. Pero, gawa na kasi yung ano, leather seats. Gawa na yung leather seats. So, hintay na lang natin na ma-install nila. Tapos, may mga kasamang freebies. Lilista ko na lang kasi hindi ko kabisado. May mga defogger, gano'n. Back to zero. Hindi ko alam eh. Basta pakita na lang nila yung details mamaya since kakarating ko lang naman. So yan, pag may umorder daw sa ibang branches nila, dito yung mismong factory nila, so dito nila ginagawa tapos ipapadala na lang dun sa may other branches nila para dun i-install kung sakaling dun kayo mas malapit. So yan, mga feedback ng ibang customers nila. Ayan, so medyo nakakahiya pag mag-video ako dun mamaya. So baka pagdating ko na lang yung sa review nung naikabit na ano. Pero tatry ko na lang videohan if ever. Para makita nyo rin kung ano yung mga process na ginagawa nila. Ayan. Ayan, so welcome back. And dito na tayo, nakauwi na tayo. Nakabit na yung mga leather seats. So, mga kinabit po. Balikta rin lang natin yung camera. Ayan. So, yung mga kinabit is... Zoom out natin. Top of the line, Italian synthetic leather seats. So, ayan. So, pagkapasok ko kahapon, after nilang ikabit, meron siyang parang brand new car smell talaga. Yung amoy. Tapos, maganda din yung pagkakafit ng leather seats. Parang siya yung original talaga na leather seats na nakakabit nung bagong bili yung sasakyan. Pero technically second hand namin nakuha to. Pero parang brand new nga siya, oh. Maganda yung pagkaka-fit. Hindi mo makikita may sobrang space or what. So mamaya iikot tayo, papakita ko sa inyo yung fit nung ibang seats. So dito muna tayo sa harapan. So review, kahit na ayan maaraw, nagamit na siya kanina. Kahit na maaraw, hindi siya mainit kahit di ka naka-aircon. And ako pa naman eh, parang pawisin akong tao. So kapag di ako naka-aircon, mabilis akong pagpawisan. So yun, okay naman siya. Tapos regarding pala sa fees, eto kung napapansin nyo, kasi eto mga to. Ayan, yung mga sidings niya, hindi napalitan, iba yung kulay niya. Lapit natin. Ano? Hindi na siya napalitan. Hindi namin pinapalitan kasi wala namang signs ng pag-fade nung ayan.
wala naman siyang signs na ano, nag-fade yung kulay niya. Tapos parang hindi naman din siya nagbakbak, unlike ng mga pinakita ko sa upuan, 'di ba? Kasi syempre yung lagi in upuan, sinasandalan, yun yung mas madalas nagagamit. Eto, hindi ka naman, hindi mo naman sinisiko siguro to kapag mag-drive ka or nasa passenger side ka, hindi naman nasisiko. So hindi na namin pinapalitan kasi ang fee, additional fee for pagpapalitan yung for 4 doors, kunyari 4 na pintuan ng sasakyan nyo, may sidings na ganyan, 4,000 pesos yung additional. So sayang naman since wala namang signs na ano. Yan, medyo okay naman siya tignan. Hindi na lang namin in-avail yung additional na 4,000 para palitan yung dito. Tsaka para mas uniform din siya tignan sa kulay ng plastic ng pintuan. Yeah, mas malinis tignan kumbaga kaysa yung parang biglang alo, iba't iba-iba yung kulay. Ganun. Yeah, para uniform lang yung scheme nung sa pintuan and nung sidings. Yun, tapos yung 4,000 pwede naman kasi i-invest sa pwede siyang i-invest sa dashcam na lang na nasa worth 6,000 I think. So 4,000 din yun, pwede ding bawas sa gastos. Since wala namang, hindi naman makakatulong sa performance yun. Pinapalitan lang yung seats para mas maayos tignan. Kumbaga, kung sakaling balak i-buy and sell to. Kasi panigurado naman forever sa amin magtatagal itong sasakyan. So yun, yung additional 4,000, invest na lang namin sa brand new na dashcam or sa bagong offline maps Android head unit. Yun. Ito na lang para mas madami tayong ma-upgrade kasi mahirap ang pera ngayon. Ano pa ba? Ayan. Tapos yung sa design ng seats. Ayan. So kung papansin ninyo, yung design na pinili namin is original. Original is yung kung ano yung original pattern niya. So ito yung mga linyang yan. Paano yung cuts nung original na design, kung ano yung unang nung stock mismo ng sasakyan. Ganun yung original design na yung isang design na pagpipilian nyo. Or meron silang customized design. Yung customized design, may 14 variations sila ng patterns, custom patterns. So mamimili ka sa 14 na yon. So lalagay ko na lang siguro dito. Or magpuputulin natin yung clip. Basta isisingit ko na lang. Tapos pumili na lang siguro kayo kung may matipuhan man kayo kung sa 14 variations ng custom designs nila. Tapos sa 14 na yon, pwede ka mamili ng sarili mong color combinations. So, kunyari, iba yung design kunyari. Tapos may sample, pakita ko na lang, may pictures dito na may sarili-sariling pattern, may sarili-sarili ding color combination. So, pwede mong palitan yung color combination ng certain pattern na yan. So, ganun din sa original pattern ng ano, ng original leather seats. So, ganyan. Ito, pwede mong palitan din yung kulay. Pwede siyang hindi all beige, pero pinili lang namin all beige para simpleng tignan. Ayan. Masimple siyang tignan. Pero pwede siyang iba-ibang kulay. Kunyari, gusto mo itim dito, itim, itim, beige. Ikaw bahala kung ano, paano yung kulay niya. So, yun. Pero pag ano, pag nagpa-custom ka, may additional na 2,000 pesos pataas. Depende sa design and color combination na pipiliin mo. Tapos yung sa double stitching niya, halata ba? I think, sa halata, ito, halata ba? Ayan. Kaya natin ka mag-focus. Gray siya. Medyo naaninig naman siguro. Gray siya. Gray yung double stitching na ginamit. So, lalagay ko din yung color variations ng double stitching. So, may 11 kayo na color variations na pagpipilian ng double stitching. Tapos, mayroon siyang kasama sa package na embroidery. Pero hindi namin in-avail kasi ewan ko, parang yun nga, para mas simpleng tignan kapag walang nakalagay. So dito nila ilalagay yun. Mamimili ka kung yung logo ng sasakyan, yung name siguro or model ng sasakyan, kunyari Innova, ganun pwede, or Toyota logo,
Oh, pwede din siyang customized na name. Kunyari, pangalan mo, Jairus, ganun. Kasi ikaw naman may ari. Well, technically, hindi ako Micaela fit dapat. Ayun. Yan. Tapos, yung leather seats is are made to order. So, made to order sila. Tapos, ipaprocess nila ng 7 to 9 days yung custom leather seats nyo. Magsisimula yung 7 to 9 days upon payment nyo. Yung payment nyo, pwede kayong pumunta sa physical store nila or online transaction through East West Bank nung ano nung shop. Tapos ang babayaran mo na down payment is 50% ng total fees na avail mo. Depende sa custom, original, kung pati yung sidings, ganyan. Basta madami. Li-leave ko na lang yung link down below para ano kayo na lang mag-quan. So after yung bayaran yung down payment, mag-fill out na kayo ng order form ng shop. Yan, tapos may freebies din sila. Freebies. Ito, neck pillow. May dalawang neck pillow. Yan, mas comfy na mag-drive kasi parang hindi ka nakayoko, kumbaga. Mas relax kasi may matutulak sa leeg mong ganyan. So, saktong-sakto siya sa akin. Maganda yung gawa nila. Yan, medyo matigas na malambot. Basta maganda yung support niya. So, yan. Free na two pieces na neck pillow. Ito rin. Free na rin to. Ewan kung paano nila naikabit to eh. Wala silang binaklas or anything dito. Basta nakakabit lang siya. Siguro dinikit. So free itong console center cover para bumagay siya sa seat covers natin. May libre din silang car scent. Amoy niya is marine squash. Yan. So may free car scent. Binacuum na rin nila. Tapos nag-smoke disinfection. Lalagay ko na lang siguro yung video somewhere here. Kasi hindi naman importante na makita niyo kasi ang nire-review natin dito yung car seats. Kung gusto niyo mag-avail, may branches sila sa Imus Cavite. Meron din sila dito sa Katipunan, Quezon City. Tapos yung pinuntahan ko is dito sa Fairview, Quezon City. So yan, na-close up na lang siguro. Kita lang natin. Yan, yung sa driver and passenger side. Fit na fit talaga siya. Yan. Ito yung sa console center cover. Wala siyang gaps. Nakadikit siya. Kala mo kasama talaga. Lipat tayo sa likod. Harap natin para makaraan ako. So mas malalim siya ngayon dito. Mas malalim yung ginawa nilang bulsa compared sa dati. Mas okay, mas makakano yung mailalagay niya. So ito pwede nyo ilipat, naka velcro siya, hindi siya yung elastic thing na over time eh nagiging nakalawlaw, so ang pangit siya. So ito velcro, mas okay na ililipat. Yan, ito yung sa likod nito. Wala siyang zipper or anything. Fit talaga siya. And so ito naman yung sa may pilot seats. So almost same na design siya dun sa akin since pilot seats nga siya. Almost same design. Fit naman siya. So ito,
meron din yung sa may armrest. Ito tayo. Madumi. Ako yung, saan sa akin nang gagaling yung dumi. Ayan. Oo. Nasa kabila yung arrow eh, para mas makita sana. Ito siguro, pinaka malapit na makikita natin yung kulay niya. Since nandun na yung arrow, nandun sa likod. So dito naman tayo sa likod. Hindi makita mabuti kasi madilim na dito. Ito, daan tayo. Tabi natin to. Yan, so ito yung sa may rear. So mukhang brand new talaga siya. Kasi nung pagkasakay ko kahapon, ang tagal kong tinitigan din. Tapos, amoy na amoy mo. As in legit. Amoy bago. I mean, technically bago nga siya kasi bagong gawa. Pero yung sasakyan nag-amoy bago talaga eh. Parang may natirang, parang may amoy na natira dun sa may sasakyan eh. So yan. Yan siya, yan siya. Sa baba niya. Tapos, punta tayo sa likod. Ah, may velcro din pala siya dito. Okay, yung iba. Kasi iba yung gawa nito. Kasi may armrest to. Hindi katulad sa harap. Yan. So, punta tayo sa likod. Kita natin yung likod. So, ito, hindi kasama to. Pwede ata magpagawa din sa kanila yung mga pillows na kakulay din ng ano. Pero may extrang charge. Tanongin nyo na lang. Hindi ko na in-inquire kung paano yung ganun. So, punta na tayo sa likod. So, ayan. Hindi ko alam kung paano na nila na-fit kasi hindi na ako nakipagsiksikan nung kinakabit nila to kasi medyo maliit lang yung working area nila. Tsaka para mas mabilis din matapos. Para hindi na lang mag-interfere. Pero mabilis silang gumawa. Ayan. Tara na. Ayan. Mabilis silang gumawa. Tsaka malinis. Tapos, madaling i-approach yung Facebook page nila kasi nagre-respond naman sila agad sa messages. And so, pag may inquiries kayo, sinasagot naman nila ng para maintindihan mo agad kung ano yung gusto mong avail, ano yung available options, ganyan-ganyan. So, yun. Ayan, tapos respectful din sila sa customers. Kunyari, may hindi ka naintindihan. Papaliwanag naman nila na maayos kasi understandable naman na kaya mo inavail yun kasi parang nagandahan ka. So, parang gusto mo din maintindihan kung bakit yun yung papakabit mo. Ganun. Para lang natin. Ayun. Ano pa ba? Ito, ayun, comfy din yung ano nila. Confident yung waiting area nila kasi saktong-sakto siya para sa isang tao. Kasi by schedule naman yan para mas mabilis nga nilang natatapos. So lahat ng tao nila doon talagang sabay-sabay sila. Parang tag-iisa kumbaga or tagdadalawang employee gumagawa bawat upuan para mas mabilis matapos. Kasi nga, yun, ifi-fit, pabaklasin nila yung dating cover niya. Kakabit nila yung bagong cover mo. Disinfect nila, ganyan-ganyan. Ewan ko pa kung ginawa kasi hindi ko na nasilip. Naging comfortable na rin din ako sa waiting area nila. Since, yun, naka-aircon. Thankfully, kasi pawisin nga akong tao. Tapos nag-entertain din sila. May entertainment system sila din para hindi ka mabore. Kung sakaling mabilis kang mainip na tao, ganyan-ganyan. So, I guess that's it for this vlog. Iiwan ko na lang yung link down below para sakali interested kayo sa products nila. And I'll make sure na ilalagay ko na lang din yung sample pictures ng original designs nila. Color combinations, ganyan. Nung original sample designs ng custom na designs. Tapos color combination samples din. Pati yung sa double stitching and such.
I'll make sure na lalagyan ko na lang siguro ng ano, ang tawag dito, captions. Isisingit ko na lang kung may nakalimutan man ako. So that's it for this video. Thank you.